Isa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, kura paroko ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Pasay. Ito po, tuwing Martes Dolores, ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pietà, ika-anim sa pitong hapis ng Inang Maria, na kung saan matapos ang sakripisyo sa krus, tinanggap ng buong giliw ni Maria ang katawan ng Panginoong Hesus. Ang parokyang ito, ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau, at ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Ngayon po ay ikalimang araw sa Oktabo ng Pasko, 29th of December. Laudator Jesus Christus, purihin po natin ang Panginoong Jesucristo at Ave Maria, pagbati sa Inang Maria. Sa araw na ito, bagamat may pinagdadaanan, sapagkat ang aking nanay po ay patuloy na comatose sa ospital, pinilit ko po na mag-record netong morning reflections natin pagkagising sa umaga, sapagkat nais kong magbigay ng pasasalamat sa Diyos at sa inyo sa pagdating ng 60th birthday ng inyong abang lingkod. At siguro kung meron man akong dapat ipagpasalamat besides my 60th birthday, ito ay ang biyaya ng Diyos na sa gitna ng lahat, magdiriwang po ako ng 60th birthday, simple, sa ibang paraan, ngunit sa isang paraan na nandyan pa at buhay, ang sinapupunan na ginamit ng Diyos upang bigyan ako ng birthday, ang aking nanay. If only for that, thank you, O Lord, for this day. Binabati ko rin po ang aking mga co-birthday celebrants ng December 29, si Koy Pangkog ng Mater Dei ME Community at ang anak ng isang kaibigan, si Michael Hoson. God bless you. Sa araw na ito, unang-una po sa Pamilya Paulino, ay atin pong ginugunita ang isang Marian Feast sa Pamilya Paulino, December 29, 1336, ang aparisyon ng Santa Maria na tinatawag po natin ngayon na Madonna di Fiori, ang ina, ang Madonna ng mga bulaklak. At ito po ang isa sa mga family devotions ni Father Alberione at ng kanya nanay. December 29, 1336, ang aparisyon po ng Madonna di Fiori. At syempre ngayon po ay memorial din ng isang obispo sa Inglaterra na naging matatag sa kanyang pagmamahal sa simbahan at sa pananampalataya alang-alang kay Kristo. Ito po si St. Thomas Becket. Ang gospel for today ay Luke chapter 2 verse 22 to 35. Ang kwento ng La Candelaria. Ang kwento ng pagdadala sa templo ng Panginoong Hesus.
itong kwentong ito na atin din pong binabasa tuwing February 2 sa Feast of the Presentation ay nagpapakita sa atin ng dalawang bagay na ayon sa tradisyon at kaugalian ng mga Hudyo, sinunod ni Jose at ni Maria. Unang-una, kanila pong dinala si Jesus sa templo upang i-present si Jesus bilang firstborn. Mababasa po natin sa Exodus chapter 13 verse 15 at gayon din sa Numbers chapter 3 40 to 51 na ang panganay na anak na lalaki ay for the Lord. Kaya ipresent at niredeem si Jesus ni Maria at ni Jose sa pamagitan ng isang sakripisyo. Pangalawa, ayon sa tradisyong Hudyo, sa pamagitan po ng presentation, nagkaroon din po ng purification, paglilinis kay Maria dahil sa kanyang blood flow sa panganganak. Ayon po sa turo ng Leviticus chapter 12, verse 1 to 8. At sa doktrina Kristiyano, dito po sa pagdadala kay Jesus na ito sa templo, ay ipinapakita ang pagtatatag ng Diyos ng isang bago at pinabagong tipan at pagsamba. Sa kwento po na lumang tipan, sa Ezekiel chapter 10, 18 to 19, iniwan ng Espiritu ni Yahweh, nilisan ng Espiritu ni Yahweh ang templo dahil sa maraming kasalanan at kabuktutan ng bayan ng Israel. Yan po ay Ezekiel 10, 18 to 19. Pero gaya ng sinabi ng propeta Malakay, bumabalik sa templo ngayon ang servant of God. And this time it is Jesus upang panibaguhin niya ang tipanan ng Diyos at tao at gayon din po upang dalhin niya ang isang tunay na pagsamba sa templo. On a very personal note, ito pong kwentong ito ng Luke chapter 2, verse 22 to 35, presentation, Candelaria, ay napaka-meaningful din po sa akin sapagkat on a personal note, ito ang consistent gospel ng birthday ko. At ito rin po ang gospel ng February 2 na siyang baptismal day para sa akin. Binautismohan ako February 2 diyan po sa simbahan ng San Fernando de Dilao sa Paco. At ano ang pinapakita netong gospel na ito? Pabaon din sa inyo. Number one, tayo pong lahat ay firstborn. Tayo pong lahat ay mahal. Pinakamamahal ng Diyos. At ang buhay natin ay para sa Diyos. Ito ang napakagandang personal message netong atin pong gospel for today. Sabi ko nga, mula pa pala sa aking binyag, sa aking mga unang araw, inialay na ako ng aking nanay sa kanya. And so I thank my mother
for that wonderful grace. At tulad ni Maria, may my mother continue to accompany me in prayer. Sapagkat totoo po yun ang pag-aalay sa Diyos tulad kay Jesus, sinamahan din ni Jose at ni Maria. And let us not discount the fact na sa ating pong buhay pag-aalay sa Diyos, nandun ang panalangin hindi lamang ni Maria, ni Jose, kung hindi ang panalangin ng ating sariling mga magulang, ang mga elderly sa ating tahanan. Ang ganda. Ang ganda. Mga kapatid, I would like to thank and greet you all. I will not mention names in particular. I embrace and bless lahat po ng ating kasambuhay kaparokya pagkagising sa umaga. And now I invite all of you to pray with me. God our Father, Father of our Lord Jesus Christ, Father of mercies, in the mighty name of Jesus, the King of mercy, and through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of mercy, and our spiritual sister, Saint Therese, who has taught us consecration to divine mercy. Pour forth on us today, O Father, your merciful love, many times rejected by others. And in that way, let us console you in our littleness and in our darkness. Amen. To spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alleluia. God is good.